buhay. Iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng kakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat na sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night, samang deadly kayo nakatutok ngayon sa buong mundo, sa buong Pilipinas, isang masayang Biyernes ng gabi na naman sa inyong lahat. Welcome to our chillax na kwentuhan, masaya at kapupulutan ng mga inspirasyon at aral galing sa ating mga guests. Ito ang Discovery Night. Bago natin simulan ang chikahan, gusto muna natin magbigay ng ilang simpleng tips sa ating mga manonood dito sa Isko 101. Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, no, kailangan maabilidad tayo. Matuto tayo ng reuse and recycle, no? Katulad halimbawa, no? Paggamit ng mga bagay na nabili na natin. For example, pagkatapos yung kumain ng ice cream, itabi ang box. Ang plastic box na pwedeng gawin, ipadala sa inyong anak para pag sila'y pupunta sa eskwelahan, meron silang baunan. O dili kaya, minsan pwede mo ilagay dyan yung mga sinasabi natin, pangat. Pangatlong init, pangalawang init na ulam. Ayan po yun. Ayan, pagka kumain tayo ng ice cream. At syempre, minsan-minsan, nakakatanggap tayo ng regalo ng mga chocolate at biscuits. Ito po, ang lata ng biscuits. Pagkatapos yung kainin ng biscuits, gawin nyo lagay yung mga karayom, sinulid, ayan. O misa naman, yung pang cutex ninyo, pang manicure, pwede rin to, dits. Ayan, para na siyang dispenser. Pwede rin tong takalan ng bigas. O, di ba? O, para hindi kainin ng daga. Oh, kasi hindi kaya nang ipin ang daga, ilagay niyo yung mga bigas niyo rito dahil sa mahal ng bigas. Alam ko hindi na kayo nakakabili ng isang sakong bigas. Kilo-kilo na lang ang nabibili ninyo. Bagay na bagay dito, pang 2 kilo. Yan ang ating mga tipid tips. At siyempre, no, pag medyo nakaluluwag ka sa buhay, lakihan mo ang dispenser ng bigas. Ito, pag-10 kilo naman. So, reuse, recycled, abilidad para makatipid sa buhay. Yan ang ating Isko 101. Mga Rema, mga Repa, ako mukhang masaya na naman tong chillax at chikahan natin ngayong gabi dahil ang bisita natin, he is a host and a stand-up comedian. Alam natin ang kwento ng kanyang buhay. Let's welcome Waki Kiray. Yo! Hi! Yomar, man! Hi! How are you? Hey, awa ng Diyos sa kakaraos. It's so nice to meet you again. It's been a long time, right? Yeah. Ano daw? Tagalog lang po sa umaga. Na-miss kita agad. Thank you. It's an honor na pagbigyan mo kami sa Discovery Night. Ako din, tinititigan ko lang yung alam mo, alam ko ang haba ng day mo, pero look at you. You look so good. No, you have to pay the bills. Gatas na yapir. Ang dami. Pero at least saya-saya mo pa rin. Well, in life, no, you'll face a lot of failures, but what matter most is that how you're going to face it, no? Yung yes. Paano mo siya masurpass or move on. Yes! At tayo, habang nagkukwentuhan, siyempre, alam ko mahilig ka sa mga malulutong na salita. Yes. Oh, kaya meron kaming malulutong na handa. Wow! Grabe naman yung mga handa mo. Parang ito. Kailangan ng pineapple juice dito, ha? Kasi di ba ito yung mga pagkinain mo? Tutok-batok. Oo. Pag naubos mo yan, sigurado ako liliwanag ang Pasay. Puro bumili ang bahay mo. May saklaan pa. Ayun, may saklaan yan. Correct. So meron tayong mga chicharon. So habang nagkukwentuhan tayo, tira ka lang yan. So how are you? I'm good, sobrang saya.
Ang saya-saya ng life ko today. I feel so blessed. Kahit walang work ngayon, at least may mga dumadating na mga racket, kaya blessed pa rin. But you know, before doing comedy and television, you were working in bars, comedy bars. Yes. Saan lugar to? Nagsimula ako dati sa Raymond's Bar, sa may Malate. Malate. Sa may Malate. Inabot mo library? Naabot ko yung library. But you never tried doing performance in library? Hindi, hindi. Hindi pa. Pero alam mo yung Ambassador Hotel dati? Yes. Oo, sa tabi nun may Raymond's Bar. Doon ako nagsimula. Kung saan nagsimula si Mimi, si Vice. Doon. Oh. Tapos, tumagalapunta na ako sa Jeff's Cafe, sa Leon Ginto. Leon Ginto. Oo. Yeah. Tapos, napunta na ako ng Quezon City. Yan, tuloy-tuloy na. Marami na ito yung mga comedy bars doon eh, sabay-sabay, di ba? Music box yan. Music box. Doon ako nahasa sa music box dati. Tapos hanggang nakuha na ako ng punchline. Kasi, syempre, dalawang sa buhay, di ba, mahirap lang naman kami. And laki ng offers, kaya pumunta na ako ng punchline. Syempre, may opportunity, sayang naman. No? Pero malaki yung pasasalamat ko sa music box kasi nahasa ako ng sobrang. Hilig mo na ba magpatawa nung bata ka pa? Bago ka dyan napasok sa pagko-comedy bar? Actually, ang hirap magpatawa, lalo maganda yung mukha mo. Doon ako natawa. Hindi naman ako nagpatawa. Ay, grabe siya. Wala pa nga. Nagsisimula pa lang tayo. Sige na. Sige, mahirap magpatawa, lalo kung maganda ang mukha mo. But hindi ba? Pwede. Pwede na kung ginawa mo kong gamit. Pwede. Hindi, kasi nung nagtatrabaho ko sa food chain, lagi food chain? Nagtrabaho ko sa ganito. Ang tagal ko doon. Nagtrabaho ko mga 5 taon. Uh-huh. So, every time na may mga pa-crew meeting, kailangan ng performer. So, nagpe-perform ako. Nagbo-volunteer ka? Nagbo-volunteer ako. Tapos, lagi ako nagpapatawa sa counter, hanggang nagpapatawa ako sa boxing, ganun. Lahat ginagawa ko. Para ma-enjoy. Yung mga kasama ko sa work kasi, di ba, pagod yan eh. Magkano lang ang ano na. So, nagpapatawa ako para matanggal yung pagod namin. 8 oras na katayo yun. 8 oras. Minsan, ma-extend pa. Nagdo 12 oras. 20 pesos lang per hour noon. At the time. Yes. But, you know, one good thing about those food chain in the early 90s, late 80s and early 90s is that they give opportunity to students. Yes, yun. Ganun ang ginawa ko. Di ba, pwede ka pumasok ng 3 hours, 4 hours, sa klase ka, may sweldo ka na, nagka-klase ka pa. Kasi sa recto, marami noon nung araw. Hindi pa ako nakakarating ng recto. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam yung times, hindi ko alam yung ginto, hindi ko alam yung mga yan. Yung tabi ng isitan recto? Uy, hindi ko alam yun! Hindi ko alam! Wala akong alam sa mga ganyan, mga sinihan na yung mga double team. Hindi ko alam yun. Wala! Na sa Manila. Yung pag may mga pelikula, magugulat ka, nag-iikutan, pero pag may ilaw na, saka nakaupo. Yes! At saka, habang nakaupo, nawawala yung ulo. Naku, diba? Hindi ko alam yun! Nababawasan yung tao. Diba? Yung magugulat ka, dalawa lang, magugulat ka, isa na lang. Hindi ko alam yun, nakwento lang sa akin. Pag-upo mo, madulas! bumuking! Hindi ako ganung tao. O nga, marangal ka. Never kong gagawin yan. Pareho kami ng mundong kinagalawan eh, no? Bakit Waki Kiraya naisip mo pangalan? Kasi una, Kiray lang yan. Okay. Nung nasa Raymond's Bar ako, Kiray lang. Kasi nung nagsistart ako, yun din yung time na nagstart si Kiray Celis. Yung artist ng babae. Oo. Tapos, talagay natin ito sa likod mo para hindi ka iyan. Pakiusog mo pa. Wala namang mali siya, bro. Usog mo, pareho. Yari tapos, yari sa atin yan, pareho. Oo nga, alam mo. Mukhang malaki inaarap niyan, pareho. Oo, grabe. Alam mo, kailangan na naalak dito, bro. Wala ba? Mukhang may balak. Pag gusto yung alak, may balak. Tama. Hindi ako ganon. Tapos, asawa kay Kiray. Because of yung artistang babae. Kasi si Kiray, kasi kinakanta niya mga luma.
So okay. Ako din mga kinakanta ko din mga luma din. Kasi 'di ba mga karaoke sa may Sandra, alam mo yes. Sandra, kung alam mo 'yung Sandra. Malate hindi area. Sa may Manila, sa may Isitan may Sandra dito. Ah. Kainan 'yun, oh. 'Yung Sandra. Booking area rin natin. Oo. Oh, oh. Oh, alam ko. Oo, oh, booking area 'yun. May booking area. 'Yun naman 'yung pick-upan. Oo. Oh. Ang dami kong alam, 'di ba? Mhm. Ito 'yung Isitan. Kasi ano 'yan, kwento ng mga estudyante. Pagkagipit sa bakla kumakapit. Yung istorya nung araw na gano'n. Oh, sa Manila talaga marami eh. Dami istorya na. Masaya. Mm. Masaya yung panahon namin. Ikaw lang masaya eh. Oo nga no, kami masaya. Masaya. So, dog, the comedy bar or just, tapos napunta ka ngayon sa television. A television. You were part of the production. As jester, jester in the show. Oh. So para sa kaalaman ng ating mga, ano yung jester sa studio? Yung mga jester sa studio, kami yung mga nagpapatawa. Sa audience? Sa audience. Pag while it is commercial. Offline. Oh. Pag commercial. So kailangan may magpatawa. So nasanay ako magpatawa na magpatawa na magpatawa ng ganun. Pag roll na, sasampan ng artista kami sa may gilid lang. Tapos sasabihin, palakpak! Yeah. Ganyan. Kailangan ng palakpak, nakataas ang kamay, hindi pwedeng ganun. Yes. Kailangan, pag nakita sa camera, dapat laking nakangiti. Totoo yun ha, mga discovery 90s. Yun ang trabaho ko. Hanggang ngayon naman, nangyayari yun. No? Yes, yes. Kasi kailangan talaga, di ba, pag nanonood sa TV kasi... Joyful, masaya, kailangan festive. Kailangan mo patawa. Tama. So, hanggang napunta ko kay Meme sa GGV. Kasi minsan pag matagal dumating si Meme, kailangan ko magpatawa ng patawa. Hanggang mag-concert na ako, concert, patawa, patawa, may banda. Nakita na ako ng director na ipasok niya na ako sa mga shows. Ganun. Oh, that's nice. Pero ito yung typical story ng Bekshi. No? There was a time in early part of your life, hindi tanggap ng tatay mo yung pagiging Bekshi mo. Mm-mm. Paano mo tinago yun? Dahil you were born that way. Hindi. Oh. Plastic! Hindi kailangan mo magpakalalaki. Ang siga ng tatay ko eh. So, ang tatay, Pasay, di ba? Pasay. Grabe, ang Pasay. Skinita pa kami. Alam mo naman sa skinita, pag may nagkakainuman, tatay mo pa na umiinom sa may gitna. Tapos makikita. So, makikita kung may kembod ka. Hitad ka. Ano ka ba? Naka-ano pa ako? Di ba? Oo. No. Tinali ako ng tatay ko sa pose, nakahubad kaya ako. Talaga? Oo. Oh eh kasi di ba nung panahon natin, palo naman talaga. Talaga, oo. Oh, imperialism. Nung panahon natin. Kulata, buti mo nung araw. Oo, kailangan talaga latay. Eh ngayon, di ba, hindi na pwede maglatay. Bawal na. Oo. Mababantay bata ka. Tama. Kulong. Oh. Eh samanta, nalatayan ka din. Oo. Oh, di ba? Yung hanger nung araw na alambre. Oo. Oh. Ang swerte ka ng mga bata ngayon, hanger ngayon, plastic na lang. Pag palo sa'yo, wala nang ulitan eh. Eh ang lalapan ng alambre noon. No, oh, sumasagot ka pa ha? Di ba? Iinatin ulit yung pagtama sa likod mo, di ba? Sasagot ka pa? No. Kasi pwedeng ibalik sa posisyong alam. Correct, pero kasi gak si tatay ko, kaya tinatago ko. So, paano yun? Di ba din ka sa labas? Hindi. Magsasok pa ka na sa... Talaga tinago mo all the way? Tinatago ko all the way. Talaga? Oo. Kailan ka nag-out? Ito lang, kahapon. Kahapon. Kahapon ko lang na-realize na Bex pala ako. Hindi ko alam talaga. Hindi nga, paano mo in-out? Like, for example, siyempre, tinago mo yun dahil siyempre, magagalit ang airpot mo. Hmm. Oo. Paano yun? Hindi eh, hanggang kasi bugbog talaga eh. Hindi ko talagang sinabi hindi sa talaga kanila. Pwede. Hindi pwede. Tatay ko sobrang siga. Yan yung tatay ko kasi black belter pa yun. Ang laki ng katawan. So, laging siga. Pag nakakainom, nangaaway, nahanap ng gulo. Tapos anak niya magiging bak. Ginawa pa akong junior. Talaga? Mm-mm. Oh, para kasi ko yung nyonyol ko, ha? Ganun, Bex na rin. Oh, meron kaming, kaya pa yung... anak ako sa labas kasi. Yung mga kapatid ko, marami sila. Kaya meron din doon isa. Kaya payo ko sa inyo sa mga nanonood ngayon. Huwag na kayong gumamit ng junior. Tingnan mo ko, junior. Ang daming junior na mga Becky. Kasi pag laki nila, ang hahanapin si junior. Sabi ko na, yun ang fans na yun. Huwag na kayo mag-junior. Hindi, I cannot imagine eh. Hindi ko maisip. Siyempre, bading na bading ka deep inside. Uuwi ka. Umaas na kang lalaki. Kaya nung ulam. Nakikipagsuntukan pa ako. Oh, kunwari talaga. Para patunayan ko lang na Becky ako. Alam mo, sa school, may
pwede ba sabihin? May sinaksak ako. Oh. Oo. Para lang kunwari, macho para ka? Para macho, oo. Sinaksak ako ng ano, ng ballpen. Eh, meron tong cutter. Ano yung ginagamit sa school cutter? Oh. Oo. Huwag mo sa sabihin, baka, huwag ganun. Pa. Oh. Nahihiwa hanggang dito. Oh my God. Oo. Oh. Buti hindi ka na-kick out. Hindi naman. Oh. Kasi yung nanay, tanggap na na yung anak niya is bully. Bully. Bagay nung araw. Tinutukso akong bakla, eh, hindi ko pa nga tanggap na bakla. Bakit? Hindi ka ba nagkaka-crush sa lalaki sa high school? Isang lalaki lang naging crush ko. No. Nung panahon, medyo bataw. Ikaw eh. Hello? Ikaw kaya pinapanood namin sa mga double T? Aminin mo? If it is from Seiko, it must be good. Oh, yes. Nako, Seiko film siya naman to. Alam mo paano ako natanggap? Ah. Natanggap ako kasi nagtrabaho. Kumikita ka na. Mm-hmm. Hindi ko na tinuloy yung pag-aaral ko. Oh, minto ka? Minto na ako. Nagtulong na lang ako sa family ko. Oh, wow, that's sweet. Pero kahit anong palo nila talaga, ang iniisip ko na lang, papatunayan ko din sa inyo. Balang araw. Productive ako. Mapapakinabangan niyo ako. Exactly. Yun ang ginawa ko. Uh-huh. So kahit anong palo, kahit ganun, tatanggap. Uh-huh. Ayan, tanggap na. Oh, kasi if I heard it right, pinagawa mo na sila ng bahay at lupa. Mm. Binigyan mo na sila ng masisilungan. Nabila ko sila ng lupa sa May Las Piñas. Uh-huh. Nagpatayo ka ng bahay. Nagpatayo pa ako ng isang paupahan. Oh, para Latin. Sa kanila. Mm. Passive income nila. Oh. Dapat koronahan ka. No? Pang ano ka? Miss Universe. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talaga may yung kinikita kong pera. Kaya tandaan nyo, habang kumikita kayo, huwag niyong sasayangin ang pera. Bigla niyo ng halaga. Kasi ang pera, kailangan, ay nako, pag naubos yan, pag tandaan niyo, tapos Becky kayo, wala kayong pera. Hindi niyo rin mai-enjoy. Pero gusto kong sinabi niya, salamat sa Diyos. Totoo yun. Kasi no matter what, without God. Totoo. With all honesty, no? While we enjoy, puyat, pagod, hirap, ngiti, tawa, iyak, you know, but at the end of the day, ano yan eh, biyaya ng Diyos. Totoo. Pag binigyan ka ng biyaya ng Panginoon, alagaan. Alagaan mo. Eh yung iba kasi hindi inaalagaan. Mm. Kaya dapat alagaan. For my hair, I choose iColor Plus for men. Because they use all organic ingredients, iColor Plus is PPD-free and ammonia-free. My personal favorite shade, brown black, is a must try. Check out now because men need you. Paano ka nasabak sa pag-host sa TV? Kasi di ba pag magiging host ka sa TV, dapat maganda yung face. Okay. Maamo. Dapat yung walang... Mahaba ang buhok. Walang... Na may personal na. Grabe. Huwag ka mag-alala, dyan din ako papunta. Hindi, yan ang isa. Ah, dyan, batin panimula. Hindi. Kaya pa yung habol ako. Wala na talaga. Tinawagan lang ako. Tinawagan ka? Nino? Ni BG? Ni Ate Wewe. Okay. Yun, dun na nag-start. Aha. O, waking ganito. Mm. Pandemic eh. Okay. Ano ba yung pag-start ng hosting sa... Sa TV? TV. Tinawagan ako pandemic. Uh-huh. Sabi ko, anong trabaho mo ngayon? Mao nga, wala work. Mm. Just tipid-tipid nga eh. Mm. Hanggang ayuda lang kinakain ko. Kasi, hello, tumanggap din ako ayuda. Tipid nga, diba? Sino ba masama? Oh, eh. Bigay ng pamahalan eh. Bakit ba yun? Pakinabangan, nagbibigay naman ako ng tax. Nagbabayad ng tax, diba? Eh, yung jowa, paano yung ayuda na jowa? Ah, iba naman yung ayuda binibigay na. Yee! Nakakainis ka talaga! Alam mo, ayoko na! Saan ka? Hindi pwede. Saan ka? Hindi pwede mawala yun. Siyempre. So doon ka nagsimula. That's it. Mm-hmm. Doon na tinawagan. During the hardest moment of our life, challenging moments of our lives, doon ka nabigyan ng break. Actually, 2 days before, pray ako. Sabi ko, Lord, tapusin mo na itong pandemic. Kasi natatandaan ko, Yorme, taping namin ng Banana Sunday. Mawala na tayo ng trabaho kasi magkakaroon ng pandemic. Ganito, nawalan kami ng work. Pray ako ng pray. Sana magkaroon ng trabaho. After ilang days, tinawagan ako. Offer, ano, noontime show, ano, mag-host. Ang lakas ko kay Lord, binigay niya agad. Talaga yun, mapagparaan, ano? Mm-hmm. You'll never know. Pag mabuti kang tao. Pero, okay, now you have a career,
And of course, you have to be happy also emotionally, no? Kahit na alam kong makintab ang ulo mo, pero mahaba naman ang buhok mo, kamusta ang love life mo? Hindi ko alam kung matutuwa. Napaka kung buhok mo eh, hoyan, no? Masakit. Hindi, pero di ba? Alam mo ba yung kung the way na magtanong ka sa akin, parang hinahanap mo yung puyo ko na wala. Di ba, 18 years, my God. 18 years. That is something. Yes, forever yon. 18 years, kasi nagkita lang kami sa Comedy Bar noon. Sa punchline, customer. Puro sila Chinese, pumasok. Puro nakapulay. Parang malaking regla, alam mo yung pagpasok. Kasi pugar sa karun. Tapos may birthday. Nakapula lahat. Tama! Usog ka na! Tapos nag-Chinese ako ng konti kasi puro mga friend ko mga Chinese din sa Pasay. So, doon natuwa. Doon na nag-start. Sinundan ko siya sa CR. Agad-agad? Hindi naman kami nag-compare notes agad. Wala namang Wala compare notes agad. Kuha lang ng number. Kasi sabi ko sa kanya, binulungan ko siya sa stage. Sabi ko, pwede ko bang kunin yung number mo? Sige, mamaya. Ang tagal-tagal naman niya ibigay yung number. Baka may nakalimutan na niya. Inabangan ko mag-CR. Nag-CR. Sinundan ko. Baka nakalimutan mo yung number. Ay, hindi. Ito, sabi ko. Ay, na. Nasa tissue pa. Huy! Ano ba? Tapos doon na nag-start. Cheryl Cruz. Tapos kinabukasan, nagkita na kami. And then nagkita-kita hanggang hindi na naghiwalay. Ano siya? Single? Yes. Tapos pure Chinese. Pure Chinese. Mm-hmm. How are you with their family? Okay. Oh. Ako pa that's unique, ha? Very diba unique. Usually, hindi talaga tatanggapin yan. Kasi one, meron certain culture that yes, they practice. Yes, totoo na, yan. Tradition. Which you cannot take it from them. Totoo right? yan. And maswerte ka lang na unique. Sobrang unique. Kumbaga, alam mo ba, siya pa mismo yung nagsabi na punta ka sa bahay, pakilala ka sa parents. Sabi ko, ha? Ako pa yung nahihiya. Kasi alam mo kung bakit? Hindi pa ganito yung kulay ko noon. Medyo madumi pa yung kulay ko noon. Hindi pa oo, tsaka hindi pa marunong maghilog. Alam mo yun? Huwag ka mag-alala, ganyan din ako. Marami rin akong bakit. Diba? Diba yung libag? Pagpunta ko sa kanila, nakita ko ang puputi, tapos didikit ka. Baka mamaya mautusan ka pa. Alam mo yun? Huwag na lang. Huwag ganun. Pero tanggap ako ng mami niya. Pati tanggap ako ng family, ng mga siblings niya, pati yung tatay, tanggap ako. Ang bait naman ng tatay. Sobra. Napaka open-minded. Oo, tanggap na tanggap ako. Kaya ang swerte ko nga eh. Bless. Mahirap din yung relasyon ninyo, no? Ng 18 years. Paano mo napapainit yun? I mean, you make it... Nunood kaming porno. Nunood kaming porno. Manganor! Bakit hindi naman masama kung manood ng porno? Pampadagdag Elia yun. Ikaw nanonood ka ba noon? Ayaw, siyempre. Sabay tayo minsan. Aminin mo yung panahon natin, yung sikat na sikat yung Tarzan. Oo. Hindi, meron akong kamukhang ano ha? Porno star ha? Meron talaga, promise. Lahat ang bading. Ano? Laging yun ang kamukhang kamukha. Oo, meron. Nakalimutan ko pangalan yan. Yun? Dakila Horizon yun. Talagang true. Grabe. Ano siya? Tatlo pa. Promise. Si ano, I swear to God. Jeffrey Stryker. Mama! Ikaw yung nakita ko! Ganun ka nga, ganun ka, ganun ka. Diba? Ganun ka. Yeah, ganyan na ganyan yun! Tapos tatlo pa nun, nakaganyan. Alam niya talaga. Hindi, kasi na-curious ako eh. Ay, yung kinikilabutan ako. Lahat ng bading na nanonood ng porno nung araw would always say, Kamukha mo si Jeff Stryker. Tapos every time, hindi ko maalam yung Jeff Stryker. Kasi wala naman akong VHS player. Pinanood ko. Sabi ko, oo nga. Ikaw na ikaw. Ilan? Do you go out? Ha? Do you go on trip? Out? Dinner? Typical ano, relasyon? Typical. Out of town. Out of the country. Kasama ko siya sa mga shows ko sa abroad. Kasi siya ang nagdi-DJ. Okay. Siya din yung nagko-control sa akin sa gastos. Di ba ang mga Chinese? Marunong kasi sila. Sobrang marunong sila sa pera. At dahil sa kanya, nakaipon ako. Have you ever experienced, I don't know in abroad, but most likely it's not, but here in the country, experience the prejudice by the other person, you being together?
Wala naman. Kasi di ba karamihan naman kasi ng mga bansa na pupuntahan is, napupuntahan ko is open eh. Open ah. Most. Kumbaga, bago kami magpunta sa mga bansa, chine-check naman namin kung LGBTQIA friendly o hindi. Yeah. So pag alam namin hindi friendly, so kailangan hindi kami magiging PDA. Hindi rin naman PDA yung boyfriend ko. At saka pag nasa labas kami, kilos lalaki. Oh. Kasi nung naalala ko, nung punta ko sa Amsterdam, yung Euro Rainbow, dinanap dun eh. Mm-hmm. Kita ko sila, it's just normal. Masaya. People. Masaya lang. Mm-hmm. They don't bother you, you don't bother them. They ignore you. Oh, ano lang. Mm-hmm. Normal couple. Mm-hmm. I'm happy for them. Oo. May mga bansa kasi na ayaw nila. Oh, lalo ngayon, recently with the declaration of some African countries. Very dangerous for you. Oo. Tapos meron pa, Brunei. Oh yeah. Brunei, di ba may issue yung Brunei? Alam mo yung sa anak. May mga certain rules sila ngayon pinatutupad. Oo, na kailangan naman, kasi batas nila yun. Kaya, go. Actually, tama yung attitude mo. Kumbaga, yun yung batas nila, respeto natin. Respeto natin. Hindi naman tayo citizen ng batas na yun. Kung gusto ko yan, yung mga ganyan, hindi ka na-offend na, hindi, di ako welcome dyan, kaya ayoko dyan. It's just that hindi lang kami mag-show off or magpapakita ng kung batas ano man nila yung pinagbabawal nila. Kumbaga, bansa nila yon, batas nila yon. So, susundin natin yan. Pero pag nandito kayo sa amin, susunod din naman sila sa batas natin, di ba? Correct. Nagtatanong din sila. Kaya sunod lang tayo sa batas nila. Mga ka-powerhouse, starting hardware franchise na. It's time to be your own boss at maging part ng powerhouse family. We have over 800 operating stores nationwide and counting. Managing a powerhouse store is easy, and with lifetime partnership pa. Ano pang hinihintay mo? Call us na. Wak, ito, ayokong tanungin to dahil ito yung mga ayaw ko. Top ako or bottom, gano'n? Ano lang naman, tatlo lang naman nakatakot ako sa buhay. Ano? Height, karayong, at saka multo. O, balita ko may third eye ka. Meron. Weh. Nag-start siya. Meron, pero actually nakasanayan ko na siya. Parang ini-ignore ko na lang. Ano nakikita mo? Yung nakikita mo. Ikaw lang nakikita. Maganda na yung nakikita ko. Oo. Hindi talaga napipil mo sila o nakikita mo? Napipil mo, nakikita mo. Nararamdaman mo. Talaga? Mm-hmm. Ako ayoko kasing, ayokong i-deny. Ayoko rin paniwalaan kasi ayoko ma-experience. Oh, at wag mong i-experience dahil hindi ka mag-i-enjoy. Ako hindi ako nag-i-enjoy. Oo, talaga. Ang di. Actually, yung bukas ng third eye ko, gusto kong ipasara. Pero marami nagme-message sa akin na isasara daw nila. Pero hindi, I don't trust them. Hindi ako naniniwala. Sorry sa mga nanonood, hindi ako naniniwala. Kasi ang ginagawa ko, nakasanayan ko na lang. Kung ano nakikita ko, dinidead mo ko na lang. Hindi ko in-entertain. Pero mahirap kasi pag in-entertain mo. Oh. Mahirap. Like, in what kasi sense? Kasi minsan kasi pag na-entertain mo, nakita mo, tapos na-feel mo, may makikita ko ulit na ganito. Tapos mapipil mo, sa'yo nang sa'yo magpapakita. Pero pag hindi mo sila pinapansin, hindi sila napapakita. Ano mapapayo mo sa mga yan, nanonood na baka nakaka-experience din ng experience mo? Actually, ako manghihingi. Ako mismo manghihingi kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong idea kung paano gagawin ko. Oh, how to manage it. How to manage kasi it. Kasi the way you're managing it is wrong. Maybe it's wrong. Or ignoring it lang. Ini-ignore ko lang. Yun, passive ka lang. Oh, passive lang. Something like that. Kasi minsan, nagbibigay sila ng, ano, just like nung nag-trending, may pinost ako, yung sungay na daan. Alam mo yung sungay na daan? Saan yun? That's in Tagaytay. Okay. Oh, may daanan doon direct. Ako, kuya ko. Ako, kuya ko, boyfriend ko, tapos yung isa pang kalbo, tapos yung PA niya. Sama. Oo. Sa pangkalbo wala nang pangalan. Kamukha pa ni General, kamukha General Bato 'yun. Nasa ano kami, pababaan na kami kasi galing ako ng ano ng promote ng Bagani. Punta kami ng Sungay Road. So pababaan na kami. May narinig ako na nagsisigawan. Akala ko may mga rides. So binuksan ko yung bintana. Wala naman nagsisigawan, so sinara ko. Kukwentuhan ko may ng kuya, "Kuya, may narinig ka ba?" Kung ano narinig mo nalang pansinin. Palakas ang palakas yung nagsisigawan sa akin hanggang nararamdaman ko nasa tenga ko, nakadikit na. Nung nawala, sabay nawala yung preno namin. Andun kami lahat sa sasakyan, andun din yung boyfriend ko mismo. Nawala yung preno namin. Pababa kami. Buti na lang yung sasakyan ko nun, yung gulong na flat na flat. Yung makokontrol ba kung nawalan ka ng preno, ang alert ang kuya ko, buhay naman kami.
Grabe. Tapos meron pa akong nakausap. As in, hindi ko alam na patay na pala. Marami. Ang nakikita ko kasi sa TikTok, yung mga videos, di ba? May kausap sila, pero sa video, wala silang kausap. Uh-oh. Pero sila, physical, kala mo may kausap. Marami yan, pero hindi siya masaya. Oh, pero takot ako talaga. Pag nakakaamoy nga akong dama de noche. Diyos ko. Sayonachi. Sayonachi na ilas ko. Takbuhan na. Kasi noong araw, sa Tondo, binatilyo ka, maglalakad ka, kahit sa ang eskinita, madili, maraming tulongges, maraming ano, pero okay lang eh. Pero pag yung bagay na nararamdaman mo lang, pero hindi mo nakikita, takot. Nervous ako. Isa pa, gusto mo ng isang weird? Oo. Nung Holy Week lang. Holy ito Week. Lang, Abril. Biyahe kami, galing kami, pumunta kami ng Pagudpod. Pamangking ko may sakit. He has a cancer. Sorry lymphoma. So nasa biyahe kami, Kuya Yermi talaga habang nagdadrive, biglang may gumanon sa salamin. Tapos kinukulit ako ng mga kasama ko na ano yung nakita. Ayoko sabihin. Ano nga nakita? Ayoko nga sabihin. Kinukulit nila ako. Hanggang kinulit ako ng isang friend ko. Ano nga nakita mo? Sige na be. Pamangking ko. Yung pamangking ko na nasa ospital. Ayun. Yun ang nakita ko. Pero buhay pa siya. O pagkatapos? After ilang months, namatay siya. Ito siya. Yung paramdam. Pero buhay pa siya. Oo nga eh. Okay, change topic. Nag-init ako bigla. No. Ay, pero talaga, it's a gift. That's why I call it a gift. Sino yung lola sa likod mo? Charot. Told you all things. Lola! Well, anyway. Don't panic. It's organic. Nako, mabuti ba para maitaboy natin yung mga masamang vibes na yan. Makipag... Maritis. Kamu na sa amin. Kit tayo? Maritis. Artis. Hoy, ang artista hindi nagre-reklamo yan. Hindi, iba to, tis. Meron kaming papakita. Akala ko namang kiss, kaya nga ako pumayag dito, sabi. May kiss. Hindi na tayo ng gift. Wala namang mali siya yun ah. Kiss kaibigan lang. Oo, dahil ka na game. Ganito lang naman ang mga bigyan kita ng Gcash. Buti na lang pay maya ko. Hindi magkatagma. Na ba yan? Smart ako eh. Promise, yung kumot naka-downy. Bango! Teka na, anong ganda? May sonrock sa sinihan. Ang dami. Magugulat ka sa sinihan habang naglalakad ka. Ba't mangulat? Kasi naman yun ang amura sini nung araw. Oo, magkano lang sini nung 7. Eh, yung magandang sini, etnem. Mahal-mahal. Oo. 7, pwede na. Tapos dalawa litrato pa. Tama. Diba? Tsaka, hello. Dalawang picture. Itang Tagalog, itang English. Oo. Tapos yung English, hindi mo naman naiintindihan. Oo. Dahil delayed yung, ano, yung... San sa recto yung ano? Nagpapalabas din ng bold minsan. Katabi nung ano. Isitan recto. Oh my God, yung ba yun? Eh, mga lalaki yung pumupunta dun eh. Siyempre. Tapos may mga babae tapos na... Tapos may mga bumubuking, ando doon. Tapos yung mga babae na sa abinida. Tama. May dalang, ano, alcohol. Tsaka tissue. Tsaka towel. Tsaka tissue. Oh. Tapos naglalakad. Tapos tatabi sa'yo. Batang Maynila! Tatabihan sa'yo, diba? Oh, 80s na 80s. Pero so, naabutan ko din yung alam mo yung dyaryo ang dala. Mm. Alam mo yung dyaryo. Di pa. Papasok sa loob. Wala ka bang ano, wala ka bang tissue, wala. Dyaryo. Talaga? Gugupitin sa gitna. Butas. Kuha mo. Para dito malsik. Kala. Hindi, kaya nauso yung ano yung, naalala yung 150. Yung 150, lang. Yung 150 kasi noon, yun, gwapo na yung mga 150 noon. Ang sarap kaya. Batang Maynila to. Yes. Galing. Kahit kasi sa Pasay ka lumaki, naikot mo yung Maynila. Kasi nga, alam mo kung bakit? Kasi nga, din nga dikit-dikit yan. Ginto. Ay, tapat ng Quiapo Times. Ah. Ginto. Dilson.
Mga lugar yun. Hindi na alam niya, kami lang nakakaalam. Pag batang Maynila, kinukwento ko yan eh. Kasi EU belt eh, marami nagigipit. Sa Maynila kasi nauso yung pinakamurang tapsilog. Hampung piso lang eh. Alam mo ba't alam ko lahat yan? Si Daddy Wawi kasi, di ba, siyempre siya manager ko. Maglalandian sila sa gabi. Pupunta ng Quezon Avenue. Di ba? Doon sa Circle. Tapos pupunta rin sa Circle, sa Cubao. Mga Bacal Boys. Tapos magme-men at work. Tapos, hatak-hatak nila ako. Kaya alam ko yung mga lugar na yun. Booking ng mga... Totoo yan. Totoo yan. Lalo na sa Circle, ginawa ko yan. Ikot-ikot ako, may kotse ako. Alam mo sino na pick up ko? Sina? Si Bistek. Ay, Mayor! Huli! Tarot. Sige, Maritis na tayo. Ayan. Okay. Eh, ganito lang naman niya. May mga katanungan lang ako. Ibubulong ko sa'yo. Gano'n ka-close? Bulong na bulong. Tapos isisiwalat mo yung kasagutan. Okay. So, hindi yan naalalaman ng audience kung anong tinanong ko. Mm-hmm. Pero maririnig ng audience yung sagot mo. Okay. Ayan ang Maritis. Okay. Unang tanong. Ito na. Bulong ka na. Bakit? Talaga off shoulder. Bulong ka na. Okay. Si, lapit ka dito. Ito na nga, tika. Pag umungula ka, pasensya na. Dito ka. Punta tayo yung Baguio. Yeah! Spell ko yung Baguio. Okay. Unang bubulong ko. Ang harap ko. Ay! Uy, makikilit, okay. Malakas kiliti ko ah. Sige. Huwag mo masyadong indiin ah. Sinis. P. P. Tapos sa apelido, letter, first letter. P din. Papa? Alam mo na, ano? Alam mo na. Okay, next. Jumbo hotdog. Wow. Jumbo hotdog. Yeah! Wiener. Okay. Wala. Okay. Okay. Sige, isa na lang. Akin naman. Tingnan natin kung sino sasagutin niya. Oy, mga Rayma, may tinanong ako. Kayo mag-comment below kung ano yung tinanong ko. Sagot. Hindi pwede sabihin. Wala naman, hindi nila alam yung tanong eh. Clue na lang. A clue? Artista. Ayun na, yung clue. Oh. Yan ang pangalan niya, artista. Hindi, wala. Wala pa. Sick to one ako eh. Ajiji! Hindi ako tumitikim ng iba. Talaga? But parang hindi ka naniniwala. Okay. Deo! May sasabihin ako sa'yo! Ito naman, bago natin tapusin ang tsikahan, dapat may buzz. Kaya naman, nagbabalik ang laruan nating may bit-bit ng inig at kaba sa ating bisita. Let's play! Is Corriente. Simple lang naman ang gagawin natin. Kailangan mabuo ang maze from point A to point B nang hindi tumutunog ang device. Ibig sabihin, hindi sumasabit. No? Bawat maling chance, may kaakibat na consequence. Ay, wait. Pag nanalo ko, ano naman? Ay, may kiss ka. Promise? Saan? Sa lips. Oh my God. Promise sa lips.
Pogos ito, pogos ito. Tapos hindi ako magkawal. Sige. Sa lips na sinabi mo sa lips, ha? Ay, naka-record eh. O, naka-record dyan, ha? O, lips to, ha? Okay, wait lang. Kaka-reading ko. Kaka-reading ko to. 1, 2, 3. Okay. Kinakarir. Ayan na. Labi eh. Oo. Lips to lips yan. Lips to lips. Pag sinuwerte ka pa, may tang pa. Ah, talaga ba? Oo. Ayan na. Konti na lang to. Ayan na. Wala pa nanalo dyan. Kaya malakas ang loob ko. Wala pang nananalo dito. Pwes ako. Ano mangyayari? Okay. Ito na ang consequences. Oh. Ang gagawin natin, mag-impersonate ka ng kilala mong celebrity. Ay. Si ano ba to? Yung sikat na babaeng singer? Ang layo naman nun. Kung wala ka na, at makapitan. Ay, Gary Balenciano. Yes. Kapit ka sa akin. Pwede, pwede. Okay, okay, next. So, kiss sa lips pa rin o consequences? Pag dalawang beses, itlog naman. Ah, may hawak pa. Oh, talaga. Kaliwa kanan. Either way. Either way. Oh. Okay. Okay, ready? Get set? Pwede kanan. Pwede. Okay. One, two. Ay, kaliwete pala ako. Pwede kaliwa. Oh. Isama na, dami natin equator ah. Yung pagitan. Madali game. Okay, 1, 2, 3, go. Tatlong chances lang to. Oh. Huwag mo na akong kausapin, friend. Oo. Ayan na. Sige pa, okay lang. Okay lang. Okay lang. Lumikit lang naman ng very light yun. Tsaka, hindi naman ano. Hindi ka makakalusot totoo yan. Totoo naman. Eh, paano pag nakalusot? Pero parang nakakaduling din siya, ha? Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh. Okay, wow. Kasi naman, ba't hindi na lang IS lang? Pwede namang IS. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Okay. Hello, 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 hello. Ay, 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 Umuha ka kausapin! Kandaya kasi nito! Ang daya mo! Ang daya mo! Tingnan mo ang daya! Napakadaya! Balik, ang daya! Balik, ang daya! At least, halfway! Dapat hindi mo okay nakausap. Dito nga ako mamaya. Ayan, sige. O ano yung ano mo? Okay. Ano? Ipakita ang huling text na message na sinend mo kay Bel. Andun yung phone ko. Eh? Ano bang gusto mo ipakita ko sa'yo? Eee! Gusto mo, puwet? Gusto mo? Nakakita ka na ng puwet ng bakla? May dimple ka? Wala nga eh. Yung phone ko na kay Beho eh. Sige, third na, third. Diyan. Dito na. Ready? Huwag mo ko nga kasapin. Oh, promise. Pag nasalita ka, laplapan to ah. Oh, sige. One, two. Eee, tumitingi kay close your eyes. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ang alam mo, nagpa-games pa kayo, napakahirap naman. Kasi tingnan mo, ang haba, oh. Hindi. Wala man lang isang ano, kaya lang, ganun. Okay. Ayan na yung phone. Ang phone. Ayan na phone. Ang huming text ko kay Beho. Ang sweet-sweet naman. Ang huling message ko sa kanya, saan yung ring light? Kasi gagawa kami ng ano. Porno. Kasi maganda yung ilaw, oo. Kasi pag hindi pangit, pag hindi ring light, hindi maganda yung ilaw eh. Mas maganda kasi pag ring light, para hindi makita yung chismis. Kasi pag ako bumukha ka, may pakpak ng panig. Ang masama nun, meron pang baka sa nakaraan. Ano yun? Kinain ko kapo mais. Hindi pa natunaw. Okay, tawagan ang isa sa pinakasikat na celebrity sa phone mo at makipag-okrayan. Uy, maganda to. Uy, gusto ko to. Parang yung nakaraan, di ba, no? Tinawagan niya talaga. Grabe. Ewan ko kung gising pa to. Hello, Kuya Yani. Hello, Kuya Yani, may tanong ako. Oo. Malaki ba mo? Malaki talaga? Kasya sa bunganga ko.
ang si Yorme. And then sabi, tarantado ka. Gani. Sorry. Ay, kamusta ka? And then, meron kami dito, guest na Mrs. Scobie Rinite. Sabi na, tawagan mo ang isang pinakasikat na artista kakilala mo at magbardagulang kayo. Okay, na good time ka lang. Ingat ka, pare. Ha? See you. Oh, oh. Tanong malaki nga. Tanong malaki nga ba? Malaki. Oh, malaki nga daw ba? Malaki. Ingat ka, pare. See you. Okay. Thank you. I love you, Kuya Yanni. Love you. Galing naman ni Joaquin John. Thank you very much, ha. Meron ka ba gusto i-promote? Yes! Ah, syempre, YouTube kasi sobrang sikat na sikat ka, Yorme, all over the world. Yeah, lalo na sa mga... Salamat sa ating mga subscribers. Mga OFW, sobrang mahal ka ng mga OFW. Yung mga OFW natin, yung mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid natin dyan sa Canada. Bisyo kami dyan ni Negi, magkita-kita po tayo. And yung vlog ko, Waki Kiray, at saka yung Facebook page ko, Waki Kiray, at saka Instagram and Twitter, Waki Kiray. Oh, please follow nyo si Waki Kiray sa kanyang mga socials. Ha? Anyway, thank you very much sa'yo. Ako, ha? Sobrang thank you. Kasi thank alam you. Mo, sobrang excited ako. Kasi alam ko ano kay, down to earth. Mahal mo kami mga bading. Yeah. Sobrang wala pantay ang sobrang pantay na pantay ang tingin mo sa amin lahat. Kaya, we love you. Thank you. I always naman respect yung preference ng tao. Kasi, ang katwira ko pagkatrabaho ko, I see you with your performance. Mm-hmm. Di ba? Your ability to deliver what is expected from you. Mm-mm. Then your personal preference is your preference. And I always respect that. Yeah. Sa akin, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy. Mm-mm. Lahat pantay-pantay. Yes. There's humanity in everyone. Oo, sobra. Meron ako napanood na vlog mo. Mm. Yung umiikot-ikot ka sa Manila. Mm. Nakita ko yung mga bading, kung paano mo i-treat sila. The way, sabi ko, kaling naman dito ni Yorme. Hindi mo inaway, hindi mo inon. Sabi mo, mga ate, uwi na. Mga bakla, uwi na. Uwi na. Walang booking ngayon. Hindi, may curfew. Ganun nga yung in a good way. Hindi yung, umuwi na kayo. Ang sarap pakinggan. Uuwi ka talaga. Kasi constituents mo. Yes. Kaya so you don't judge them based on their preference. Yes. You show them compassion and understanding and care. Yeah. Ganun lang talaga. So anyway, thank you very much. Thank you so much. I hope mga Repa, mga Rema, napasaya namin kayo ni Waki. Pero bago umalis si Waki, meron tayo regalo sa kanya. Uy! Ref! Eto. Buksan mo muna. Ayan. Of course, pagkatapos mo yan buksan, ayan na. Naku, mukhang balisyaga to. Balisyaga? Balisyaga! Wow. Sweet, di ba? Ang taba ng utak, di ba? Sabi naman. BG! Meme! Alam mo ba huling-huling nakita ko ng ganito? Minion. Oh. Meme Boys! I love you, Meme Boys. Happy ka? Happy ako. Sila talaga mataba ang utak. Pero kailangan mo dyan dahil nagko-color ka ng hair. Meron sa iyong regalo ang eye color. Yeah. Promise, eye color. Ito mo, o di ba? O para naman kay Beho, di ba? Pwede sa babae, panregalo. O, meron din yan lalaking version. Ayan, o. Di ba? Maraming ka magregalo dito sa iyo. Di ba? Yung regalo ko nga, hindi mo naman magagamit. Pwede ba ito sa... Pwede ba ito sa... Pwede. Ay, pwede ba? Pwede. Pengi pa ang apat. Ang ganda daw nito. Gusto ko to. Oh, hindi. Galing yan. Magaling yan actually ginagamit ko. At syempre, kailangan pakainin mo lagi si Beho. Yeah. Hindi na siya ulit ang ulam. Isang linggong ulam galing sa Amigo. Oh! Oh, La Pilipina. At syempre, ay! Hindi lang para sa mga guests natin. Ang taba, yeah, pwede. Mabubulunan ka dyan. Oo nga. Syempre,
Hindi lang sa mga guests natin, may regalo ang Amigo, pati rin sa ating mga televiewers. So, iscan nyo lang ang QR code sa inyong screen para may direct kayo sa inyong official Shopee at Lazada stores ng Amigo Sigurado. Mag-add to cart. Pag nag-checkout kayo, gamit ninyo ang promo code nating PhilYorme para magkaroon kayo ng diskwento. Yan, hatid sa inyo ng Amigo Sigurado. Eh, mga Discovery 90s, para sa mas pinasaya, mas pinakwela, mas pinabonga na Season 3, times 3 din ang kalokohan dito sa ating newest segment, Joke Box. Every week, kasali kayo sa mga biruan. Mga repa, mga rema, baka kayo naman ang susunod na Joke Box King or Queen. Isend nyo na ang inyong pangdiin ng joke sa discoverynight@gmail.com. Bubunot ako ng 3 funny jokes at ang mapipili makakatanggap ng special na regalo mula sa Discovery Night team. So ano pang inihintay ninyo? Send in your funniest hits para makatanggap ng gifts. Itotodo na natin ang laugh, laugh, laugh dito sa Discovery Night Joke Box. Ulit, mga Rema, mga Repa, thank you very much. Sinamahan nyo kami dito sa ating Discovery Night. Nakakatawang episode na naman, na masakit na naman ang tiyang ko at pangako. Hindi lang ho kayo nag-enjoy, pati ho ako nag-enjoy. And I hope, no, with those funny moments, we see stories of our guests and some struggles and success and their failures. And I hope we can learn from it, no, every Friday dito sa ating Discovery Night. Now, if you're not yet subscriber of this channel, please do so. Malaking bagay na sa amin yun. And please click the notification button and share para mas marami makapanood at mapatawa at mabigyan natin ng ngiti ang ating mga kababayan bago man lamang matapos ang week natin. So, magandang gabi. Maraming salamat. See you next Friday. Thank you, ha. Thank you brother. Thank you very much. Thank you. Ala, kinikilig! Wala pa nga yun eh. Wala thank pa you, nga. Thank you, your man. Wapakan natin sa akin. Thank you.